may kinalaman pa rin sa Sulpicio Line. Kasama natin si Attorney Perseda Acosta, Chief ng Public Attorney's Office. Siya po ang nagpipilit, ang kanilang opisina po yung nagpipilit na matulungan po ang lahat ng mga kamag-anak na mga nasa win sa MV Princess of the Stars. Hindi ko malaman kung bakit nila pinahihirapan sila. Bakit kaya? At haharapin mga kaibigan ni Administrator Vicente Suaso ng Marina DOTC ang mga katanungan tungkol sa claims na maaaring makuha ng mga kamag-anak po ng mga biktima ng paglubog ng barko at tungkol din po sa isyo ng franchise ng Sulpicio Lines. Sulpicio Lines! Muli nating mga kasama si Heidi Laurel na nawala ng mga magulang at limang kapatid lang naman. Sus Mariose, pabuti na lang, marami silang magkakapatid at may naiwan pa sa pamilya nyo. Ano, Heidi? At kasama rin natin, Ted? Mga kaibigan, si Levi Samuel, isa po sa mga tinig ngayon ng kaanak ng mga biktima ng paglubog ng barko. Ito yung umakyat ang tore dahil hindi sila pinapansin. Ako gusto ko rin gawin yung paminsan-minsan eh. Ha? Pag pulang ako sa pansin, gusto ko rin umakyat ng tower ng ABS-CBN. Para pag ang gusto ko sabihin sa Sulpicio Lines, hoy, magsara na kayo. Bakit? Hindi mo naisip yun, ano? Meron akong ganong tendency, partner. Alam mo, ingat ka. Bakit? Ang ginawa mo yun, baka may tao sa likod mo, itulak ka. Hindi, sisiguraduhin kong kasama kita. Karay-karay kita pag umakyat ako ng tore. Para mapansin naman tayo paminsan-minsan. Simulan na po natin harapin ang mga maiinit na issue. Pinangingiti lang namin kayo kasi masyadong malungkot ang nangyari sa inyong buhay, ano? At patuloy pa rin parang nilalagyan ng kalamansi ang napakalalim na sugat na hindi pa nagsasara. Mga kapamilya, doon po sa BMI hearing, talagang obligado pong umattend ang Sulpicio Lines, hindi ko ba? Attorney, I mean, Administrator na po. Pero sa ating dito, sila obligado kaya ayaw makipagharap ang partner, ha? For the record po, we invited them so many times, pero sabi ko nila na parang pinaubayan ako sa publiko. So malinaw po yan, ha? Sinubukan po namin imbitahan ang Sulpicio Lines, ngunit sila po ay tumanggi siguro nga dahil sa napapanood na sila sa television doon sa mga hearings ng Board of Marine Inquiry. So ang tanong mo siguro, Ginoong Suaso, sa inyong pagkakaalam, ano ho yung timetable ng investigasyon ng Board of Marine Inquiry? Binibigyan po sila ng 15 days of the time they were supposed to start to finish them para tapusin ang investigasyon. So ngayon, nagkaroon sila ng marathon investigation para matatapos sila sa deadline na binigay sa kanila. Opo. Attorney Acosta, kayo po nakikinig sa mga hearings. Ano, ano po ang malinaw na sa inyo? Ang malungkot nga po doon, yung notified ito pong mga victims at relatives. Wala po kaming notice. Sa atin pong batas kasi, meron tinatawag na res ipsa loquitur. The death speaks for itself. The sinking speaks for itself. May nagpadala ko sa akin ng NBC, concerned citizen, hindi ko na upapagitin ang pangalan. Apo. Yung mga listahan, 15 vessels were on the ground, 5 vessels sunk, 6 vessels in collision incident, 4 vessels catch fire, 3 vessels told at sea with packs more than 3 days. Ito po lahat yung listahan na yan at nasa internet na po ito ng buong mundo. Buhay pa kayo. Sabi nga ni Bishop Oscar Cruz, na pag narinig ko yung sinabi niya, malinaw naman na hindi ito ang dapat nilang negosyo. Sa dami nga daw ng ganyang klaseng record. Di ba sabi niya, dapat nga ang negosyo ipunerarya. Hindi daw shipping. Kasi nga daw, talagang malinaw na yung kanilang incompetence dito. Well, yan ay perception ng publiko. Pero sa palagay ko ninyo, tama lang na sila'y dumaan sa due process na ito. Opo, due process, tama po yan. At dapat papakita ng sincerity ang Sulpicio Lines. Gawin nila ang dapat nilang gawin. Sincerity po, yun po inyong binabanggit na madam. Ito kong si Heidi ay panauhin namin 2 weeks ago. Ano ho? At kaharap niya si attorney na Sulpicio Lines. Ano pangalan ng partner? Alim. Malilimutin kasi yung pag-mention din mo ang si partner. Attorney Lim. Heidi, di pa pinanakuan ka ni attorney? So far naman, mukhang ngayon nakangiti ka na. Meron bang maganda ng parang development sa iyong mga paghahabol? Wala po. Ha? Wala. Marami ng mga bangkay ang galing ng Cebu, di ba, na ipinakita na mga litrato. Hindi mo pa nakikita? Meron bang mga litrato yung pinakita sa inyo? Wala po. Sa akin mismo, ako mismo ang pumunta ron. Ako hinalukay ko yung bangkay, lahat pati yung bata na ipahabol ko yung bata. Sa Cebu? Opa. Wala na po talaga akong makikita. After kang pumunta sa Torre Levy, walang pagbabago sa treatment o baka naman ito sa na lang huli na medyo kumunti kami at mas lalo pang lumala. Lalo pang naging suplado? Oo. Arrogante lalo rin.
ata, alam nyo, nakakataka. Pero may mga publication na lumabas na sinasabi na POW to victims accepts suspicious settlement offer. Wala po akong instruction na ganito sa biktima. Tanggapin ang settlement offer. Dahil actually, wala pa namang settlement offer talaga dahil yung 200,000 na yan, in-inform po ako ni Mr. Suaso, galing din sa insurance process yan na binayaran naman ng mga pasahero yung pinaka-premium kasama sa pasahe. So, maliwanag pala, partner, ano ha, na kapag tumanggap kayo ng 200,000 piso, dapat hindi ka pumirma ng anumang complete claim para magano na hindi ka na maghahabol sa superficial lines dahil iyan lang pala ay talagang kabayaran sa iyo, parang ganon. Hindi dapat ba, pwede yung pipirma, kaya instruction ko po, walang pipirma ang blanco, walang pipirma ang papel, magsasabit lang ng mga documentation kailangan para maklaim ang insurance. Before that, ang issue ngayon is special power of attorney. Ano ang pang-opinion po ninyo doon sa lumalabas na parang special power of attorney na may mahigit 100 mga kamag-anak daw ang pumirma sa isang blankong papel? Bawal actually yun to sign kung hindi, especially kung hindi niya alam anong purpose ng power of attorney. Yeah, speaking of special power of attorney, ano ha, parang hinahamo na superficialize. Sino may gawa niya? Hindi kami may gawa niya, Atty. Acosta. Ito ho ang pahayag ng superficialize sa issue ng special power of attorney.